Okay now. Hi guys, welcome back to another vlog. Hi Baba. Hello. All right, today British. Today is Sunday, July 12, and wala kami magawa sa bahay, so magfo-food trip kami. Medyo gloomy rin yung weather, kaya mag-sa 7-Eleven haul tayo. So, marami kami mga, okay din, marami kaming gustong food sa 7-Eleven na okay naman. Kaya, sana maraming stock yung pupuntahan namin. And mamaya, sa pag-uwi ko sa bahay, ipapakita ko yun sa inyo. So, see you later! Mga bagong yung mga kakaiba na nandito. Ito. Surprise na. So, mamaya na tayo mag-film. Mamaya na. See you later. Hi guys! Okay, nasa bahay na kami. And dito na, nakapamili na kami ng mga food sa 7-Eleven. And by the way, thank you nga pala kay Queen Size Manila. Pinadala niya rin ako ng ibang color. May katerno to. Actually, para kay Nate talaga to. Terno kami. Pero yun nga, so ito yung page nila para sa mga vlog-tus kong friend. Visit nyo yung page, ang gaganda rin ng mga damit nila dito. Sa susunod na vlog ko, papakita ko rin yung iba pang color na pinadala sa akin and gagamitin natin siya sa labas. Alright, so ngayon start na tayo ng 7-Eleven haul slash mukbang. So first, iniwan ako. So first, bumalik ka rito. Iniwan ako, guys. So first is yung coffee. Ito, pag nasa 7-Eleven kami ni Nate, gusto niya. Actually, gusto namin parehas yung black coffee ng 7-Eleven. Pati yung black coffee ng McDo. So bukod doon, ito, gusto rin namin to. Guys, yung total na bill namin is 590 kung lahat-lahat na to. So, ito, fuwa-fuwa bacon cheese bread. Hindi ko alam kung masarap siya. First time. Ayan, sige. Hindi ko alam kung titikman natin lahat ha. Ang dami niyan. Okay. Next is Assam milk tea. Instant. Instant milk tea. Ito. Itong favorite namin. Masarap siya talaga, guys. Actually, nalaman lang namin siya dahil kay masarap ba. Wait lang, kung nag-iisa. Hindi, iniwan ko na. Dalawa talaga binila namin pero nilagay ko na sa ref. Ano, super moist siya. Yung parang kung nagki-crave ka lang ng chocolate cake na hindi mo makailangan bumili ng malaki. Eto, okay na okay to. Sobrang sarap siya. Bagay sa coffee. Mm-mm. The best to. Magkano ba to? 100... Asan ba yung receipt? Yung receipt nasa bag ko. 55. See? Sa 55 pesos, nakakain ka na ng moist chocolate cake. Hindi mo na kailangang... Di ba minsan kasi may mga cravings tayo, di ba? Na parang crave ka lang. Eh, parang kung bibili ka naman ng malaki, magasto. So, pumunta ka ng 7-Eleven, okay talaga to, promise. Sobrang sarap. Mm-hmm. Next is, ito, custard bun. Mahilig ako sa anything na may custard. Pero hindi ko sure kung okay siya. So, kuha-kuha rin ang brand niya. Japanese, ano yata ito eh? 38 pesos. Mukhang Japanese yung sulat. 38 pesos. 38 pesos siya. Itong bacon and cheese bread, 42 pesos. Next. Cultured milk. Para siya, eto siyang Yakult. Pero hindi ko pa siya na-try. Pero may mga nakita kong video na binibili rin nila to. So, tikman natin later. Eto na yung specialty din. Parang eto, gusto namin to ni Nate. Kapag... before, kasi pag like kunyari nasa office kami, tapos walang masarap na ulam sa pantry. Pag pumunta kang 7-Eleven, may mabibili ka doon mga rice toppings na liempo. Para siyang ito rin yun. Hindi siya yung rice toppings, pero ito siya. Real liempo. Magkano to, Bob? 89 pesos. Medyo mahal, pero yung rice toppings niya, nakalagay lang sa bowl, paper bowl, ano, mas mura yun eh. Pero parang same lang rin yung lasa niya. Okay, next is tong banana flavored milk drink. Ito, sikat na sikat naman to. Alam niyo naman yun, from Korea. And naalala parang ko nung... Parang sa ganito siya nakalagay sa Korea. Sa Korea. Nakalagay siya sa parang ganito.
Naalala ko yung nag-Korea kami ni Nate, bumili ako nung anim nito pampasalubong lang. Okay naman siya, hindi ko siya super gusto, pero masarap siya. And marami rin, binilang ko yung kapatid ko kasi gusto niya to eh, so binilang ko siya. And then lastly is yung Creamy Ziti. Mahilig ako sa Baked Ziti ng Sbarro. Pero yan, since nag-creme ako ng pasta at tinatamad ako magluto, trinry na rin namin to. So, painit natin. Okay guys, so ito yung Baked Creamy Ziti. So, init na natin siya. Tingnan natin kung masarap. Tanggalin ka natin ito. May kasama siyang garlic bread. Okay guys, so napainit ko na yung Creamy Ziti. Ito yung liempo. So meron siyang kangkong and then achara. Ang tawag dito achara. Tapos yan liempo. Hindi pa siya hindi pa pala siya sliced or nagupit. So pakigupit nga Bob and then painit natin. Thank you. Hi Bums. Hello. Okay, tikman na natin yung Creamy Ziti. So, combination din siya ng white and red sauce. Kasi diba sa Sbarro, pwede mo ring i-request yun kung gusto mo ng white. Pwede din namang combination. Garlic bread. Lambot. Sumobra yata sa inyo. Pwede. Pwede na. Disende na may lasa. Disente. Paano di uminit yung pasta? Uminit ba? Dito, uminit. Sarap, masarap pala. Okay. Sa pasta, Ang tagal mo na mabigay ng feedback. Kanina pa ako nag-aabang. Sakto lang, hindi ko siya super... Kahit ang tagal mo. Parang, kung manbabay ko ng 7-Eleven at nag-cream ako ng pasta, hindi ko na siya bibilin. Baka magta-try tayo ng iba pa. Oh. Habang kumakain si Nate, try natin itong milk tea. Lasang winter melon. Tikma mo. Pwede na. Magkano ito? Pero mas okay siguro ito kung malamig? Nakalagay sa baso, tapos may yelo. Oo. 45. 45 ito. Ito, try natin. Ito, gusto ko talaga yung lempo ng 7-Eleven. Pwede na siya. I mean, kung yun nga, sabi ko diba, kapag walang masarap na ulam sa pantry, sa office, sa cafeteria namin. Meron yun. Malasa yung, ang tawag din yun? Yung timpla niya? Yung marinate. Marinate niya. Masarap ito. Yan. Yahoo! Binibili natin pag may work from home. At hindi ko na muna bubuksan. Medyo alam naman na ng lahat yung lasa nito. Pero yun nga, hindi ko alam na meron sa 7-Eleven nito. Kasi parang may mga binibenta online pero yung by 6. So, paano ko nag-crave ka lang ng isa, diba? At least meron ka na palang mabibili ng tag-iisang ganito. Tigas lang yung kanin? Yun lang, matigas yung kanin. Ano ba to? Parang bahaw nga. Okay na lang kaya ang kanin natin. Ito, try natin. Bahaw? Babuksan mo. Kain muna ako habang binubuksan niya. Paano ba ito buksan? Okay, nabuksan mo. Hindi. So, hirap, tigas. Try natin straw. Ay, matigas din. Yun. Tikman natin guys kung pwede na siyang itapat sa Yakult. Cultured milk siya. Mas gusto ko siya kaysa sa Delight. Kasi yung dati pag walang Yakult, Delight ang bibili mo, diba? Ayo, hindi ko siya gusto. Ito, pwede ko siyang bilhin na alternative pag wala. Madalas out of stock yung Yakult, diba? Try natin tong bun. Kuha itong custard bun. Kasi ito, hindi ko na muna itatry. Hindi rin naman namin makakain. Pero bacon and cheese lang naman siya eh. So, ano. So, siya. Oh, ayan ah.
Tingin naman. Sarap yung laman niya. Sarap. Hindi matamis na. Hindi sobrang matamis. Magkano ito? 45? Pwede yung 38. Ah, 38. Ito pala yung 45. Mahirap siya. Ito, madalas sold out. Itong chocolate cake. Oo. Na laging parang dalawang piraso lang yung meron sila sa shelf. So, swerte. Mabumili na kami ng dalawa. Actually, kakabili lang rin namin. Okay, so ganito ang packaging niya. Okay. So, ganito siya. Tapos may plastic pa siyang isa. Pop-up, hindi ganyan. Tatanggalin natin ito. Okay. Kasi didikit pa sa cake. Okay. Tapos, itong likod. Nasa likod. Ilagay ko pa. Yun. Yan. Kita mo naman, oh. Meron pa siyang caramel sa gitna. Naalala ko, meron kami kinakainang parang resto sa Baguio noon. Naalala ko nung bata ako. Na parang yun yung hinahanap-hanap-hanap ko na cake. Parang chocolate cake na may caramel sa gitna. Tapos yun, para siyang ganito. Sarap. Masarap siya. Tapos may gold siya na ano sa ibabaw. Ah, ito. Ayan o, mayroong gold o. Pwedeng isanla. Ayan o. Guys, clumsiness. Masarap to, guys. Uy, sarap. Lagot ako, lagot. Sige na, ligpit mo na yan. Lagot ka. Pero ganyan, tamo, moist siya. Moist. Moist din yung kamay ko. Buisip. Hay, nako. Maglilinis lang ako, guys. Sige. Okay. So, yun guys. Nakapaglinis na ako. Alam nyo, sobrang clumsy ko talaga. Yung makwento ko lang ha, yung ex ko, kilala. Alam naman ni Nick. Galit siya sa pagka-clumsy ko. Kasi sobrang clumsy ko. Makaka-relate dito ako na lang yung mga college friends ko. Naalala ko na nasa Tagaytay kami. Tapos, kumakain kami ng bulalo. Sinerve yung bulalo. Napaka-init ng bulalo. Eh ako, bilang concerned din naman ako sa boyfriend, gusto ko siyang server ng soup. So, lalagyan ko siya dapat ng soup. Instead dun sa bowl, nabuhos ko siya dito. Tapos, grabe, nag-walk out siya. Inas, long table kami nun na, nag-walk out shots, parang napahiya ako. Galit na galit siya. Ever since, lahat ng mga kaklamsingan ko talaga, galit siya dun. Eh, kasi siguro madalas lagi ako nagmamadali, hindi ko rin alam. Pero, yun. Buti na lang dito nagagalit. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto. Okay. Ayun. So, ano pa ba? Ay, kahit natikman. Kahit natikman ko na dito kanina. Pakita natin. Ipakita mo yan doon. Diba? Para sa 55 pesos. Sarap. Sobrang sarap nito. Sulit. I mean... Sulit! Napakamura nyo sa 55. 55 pesos. Pagpupunta ka sa Starbucks, yung slice ng cake doon, 140 pesos, diba? Okay, so guys, yun na yung mismong mukbang namin. And ako, ang personally, ang marirecommend ko na pwede nyong bilhin is, again, itong cake. Itong yempo, okay siya. Medyo matigas lang yung rising yun. Pero before naman, yung mga ibang bili namin, hindi naman matigas ngayon lang. Tapos yung coffee, ito, malambot yung bread niya. So, feeling ko malambot din siya. Yung fuwa-fuwa ang brand. Iba-iba yung nandun eh. Meron pang ang cream cheese yata yung nandun. Hindi ko na binili. And then, ito nga. Ito, sa mga mahilig sa banana flavored milk drink, makakabili na kayo ng per piece sa 7-Eleven. Ito, not so-so. Hindi ko masyado siyang bet. Although, hindi rin naman kasi ako mahilig sa milk tea. Mas ma-coffee ako. And, ano pa? Ito. Okay siya. Alternative for Yakult. For me. Sana. For you rin. Okay? And, etong ayoko nung pasta. So, hindi ko siya i-recommend. Yung creamy ziti. Hindi ko alam kung okay yung ibang pasta nila. That's it. Ito na. Dito na nag-end ang aking vlog. And again, thank you kay
queen size Manila for my ano ba turban. Meron siya katernong mask, hindi ko lang gamit. So thank you so much. Again, visit niyo yung page niya. Meron siyang page sa Instagram and Facebook. So fa-flash na lang ni Nate dito yung screen nila. And again, para yung page nila. Para yan sa mga voluptuous ko friend. Actually, itong mga termask, pwede rin naman sa mga hindi plus size. Like, yung mask, ibubuhol mo lang rito sa dulo. Okay siya. And then, tong turban nila is okay naman siya. I mean, sakto siya sa akin. Diba? Okay, so that's it. Thank you for watching. And sa mga bagong subscribers ko, thank you sa pag-subscribe and keep on watching. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo guys and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming uploads ko. And like this video kung nag-enjoy kayo. And, wala na ang masabi. Subscribe again, okay? Huwag niyo makalimutan. Comment down below kapag meron kayong ibang okay na nabibili sa 7-Eleven, suggest niyo rito para matry din namin.